Good day, everyone! Ngayong araw, ituturo ko naman sa inyo kung paano ang online recharge wallet using GCash. Maaari po tayo magpasok ng puhunan natin sa sitaw gamit ang GCash. Pero bago ang lahat, business kahit saan ba ang hanap mo, yung ipong kahit nasaan ka, maaari kang mag-business. Katulad ko, napumunta ako sa Samar, kahit nasa barko ako, nasa ferry boat, nasa isla, nasa bundok, basta mayroong internet. As long as may internet, maaari ka po mag-business. Mag-sito ka na. No registration fee, wala po tayong bayad. No need inventory, kaya na yung gawin ng sitaw. No need warehouse, sisitaw na po ang bahala. No need to market, hindi mo na kailangan mag-alok, mag-post. Meron po tayong taga-market. So ang ating gagawin lang po, mamuhunan at mag-process ng orders. Napakadali lang po. Katulad ko, nung una na ako'y nagsisimula pa lang, akala ko, napakahirap mag-sitaw. Pero nung nasubukan ko na, mas sabi ko talaga na napakadali. At talagang magkakaroon tayo ng income every day. So, bumalik na po tayo. So, paano ba mag-online recharge wallet using Sitaw? I mean, using GCash. Ayan po, pumunta lang po tayo sa dashboard natin sa wallet. Pindutin lang po ang my wallet. So, may makikita ka dyan, offline recharge wallet. Ang offline recharge wallet, yan po yung paggamit po kayo ng online banking. Pero ang pipiliin nyo po ang online recharge wallet, dyan po yung GCash. So, pipindutin lang po yan. So, dyan po sa recharge wallet, yung amount na ipapasok mo po. Kung ano po yung laman ng iyong GCash. Nasa sa inyo po yan kung magkano ang ipapasok mo as your puhunan. Maaari po tayo magsimula ng 5K, 10K, 15K sa sitaw. So ang ating tubo ay nababase po sa puhunan na ipinasok nyo. Kung malaki ang iyong puhunan, malaki ang tubo. Kung maliit naman ang iyong puhunan, like 15K, maliit din po ang tubo, pero ang tubo na yon pwede na pong pabili ng bigas, pandagdag, kasi meron akong kaibigan, 15K po ang kanyang puhunan. So, siguro mga 2 weeks pa lang siya, naka 1-5-2K. So, ganun po. Basta as long as nagpa-process ka lang ng orders mo. Okay, next, GCash, and then confirm. So, may lalabas po dyan na code. So, ayan po ang ikakopy mo. At isesend mo po yan sa sarili mo, sa messenger sa sarili mo. Okay, next. Pupunta ka naman po sa GCash na po. So, pipiliin mo po ang deals. At hahanapin mo po ang peso. Okay, so yung peso lang po ay hindi po yung INC, peso. Then, pag-open mo, ilalagay mo yung amount. And then, yung hinapin mo kanina, itabi mo ulit. And then, isandiyan mo po dyan. I-paste mo dyan sa 750-digit remit number. And then, yung account name, pangalan nyo, and then, email address. So, and then, send. Yun lang po. Ganun lang po kadali. At agad-agad po papasok mo yun sa inyong sitaw store, and then maaari na po kayo mag pick up ng mga orders. So, paalala lang, kapag kayo po ay araw-araw na nagpipick up ng orders, araw-araw din po may bumabalik sa inyo. So, sikapin nyo pong araw-araw kayo magpipick up, kahit ilan lang po. Siguradong araw-araw din po mag-pick up. Kasi po kung kayo ay hindi po regular na nagpipick up, one week, by week. So, by week din po yung balik ng pera. Ganun po. So, maganda po na araw-araw kasi po
ang unang pick up mo, nagsa-cycle po yan ng 15 to 20 days po. So pag-wait ka po, ang wait po ng pagbalik ay 15 to 20 days. So ganun po. Sa una, mahirap. Unang buwan mo, unang 15 days mo, 15 to 20 days mo, mahirap kasi wala pang bumabalik. Pero kapag ikaw ay nag-start ng magbalik pera, magkaroon ng mula sa freezing money, pumunta na po sa wallet niyo po, everyday na po yan. Everyday po, naiikot po ninyo ang inyong puhunan. So, ganyan lang po. Okay, yun lang po. At sana po nakatulong po ko sa inyo at buti na mag-enjoy po kayo. Enjoy sa sit-out and then relax lang po. At of course, kailangan din po ng maraming prayers para tuloy-tuloy sa sit-out. Tuloy-tuloy din po tayo. Thank you for watching. So, sa susunod naman po.